Arestado ang isang transgender woman sa Maynila matapos ireklamo ng sextortion. Nang blackmail umano siya ng isang lalaking may mild autism para sa pilitang makipagtalik. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sabay-sabay pinasok ng mga tauhan ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division, ang kwarto ng motel na ito sa Maynila kahapon. Para arestuhin ang transgender woman na inireklamo ng pamba-blackmail sa isang binatang may mild autism na pinilit umano niyang makipagtalik sa kanya. Pagpasok ng mga operatiba sa kwarto, inabutan pa nilang walang saplot ang 34 anyos na sospek na si Elias Ann. Sa NBI kami, receive kami ng complaint. Ngayon, inaaresto pa namin sa extortion, ha? Kwento ng 20 anyos na biktimang si Elias Levy sa News 5, nakilala lang niya ang sospek sa online dating app. Hindi raw nito sinabi na isa siyang trans woman hanggang sa tumagal ng isang buwan ang pag-uusap nila at nagsimula ng magpalitan ng malalaswang larawan at video sa isa't isa. Dito na raw siya niyaya ng suspect na makipagkita. Po, ayoko na lang po makipag-meet sa kanya kasi nagdadalawang isip po ako na ayoko pong makipag-meet sa kanya. Dahil tumangging makipagkita si Levy, dito na raw siya tinakot ni Elias Ann. Bigla niya po akong binanta na isesend niya daw po yung mga pics tsaka vids ko po sa pamilya ko po tsaka sa mga kakilala ko po. Ayon naman sa ina ng biktima, hindi nila alam na gumagamit ng dating app ang kanilang anak. Naalarma na lang daw sila nang mapansin na nagbago bigla ang ikinikilos ng anak. Pero nahihiya ako sa buong pamilya natin, ma, sabi niya ganun. Di doon nag-start na kaming nag-worry sa kanya kasi every time na hinahawakan niya yung cellphone niya, nanginginig siya. Tapos chat ng chat yung babae o ano. Ang kinaalarma ko ang traumang ginawa ng babae sa kanya. Sinubukan naman naming tanungin si Elias Ann tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. No comment. Maaharap siya sa mga reklamong grave coercion in relation to cybercrime law at anti-photo and video voyeurism act. Paalala ng NBI sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikilala online. Yung mga parents, huwag masyadong luwag sa kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Mga minor pa, hinahayaan nila na kung nagbubukas ng kung ano-ano na hindi magandang apps sa social media, dapat makontrol nila yun. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.